kwentong may aral ni Teacher Mengay. Ang Mahiwagang Aparador, isinulat, ikinuwento at inilarawan ni Binibining Silver May Mogar. Sa isang tahimik na lugar, sa bayan ng Maginhawa, nakatira ang pamilya ni Alfred. Simple lang ang kanilang pamumuhay, kasama ang kanyang may bahay na si Anna. Masipag ang mag-asawa dahil alam nila kailangan nilang kumayod para sa pangangailangan ng kanilang mag-anak. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa, ay sadyang may mga tao na sakim at ganid sa pera, gagawin ang lahat para makalamang sa kapwa. Isang araw, habang abala ang mag-anak sa pagtitinda ng kanilang prutas at gulay, ay may binabalak naman na hindi maganda ang kanilang kapitbahay. Mga anak, Andy, Annie, kayo muna ang bahala sa ating paninda ha, at pupunta muna kami ng iyong itay sa bukid para anihin ang mga natitirang prutas at gulay doon. Huwag niyong kakalimutan na pakainin ng alaga nating aso ha. Opo, nanay, kami na po ang bahala dito. Abalang-abala ang magkakapatid sa paglilinis ng bahay at pagbabantay sa kanilang tindang gulay at prutas. Ngunit hindi nila namalayan na may ginawang kakaiba ang kanilang kapitbahay. Auntie, ano ba naman itong gulay at prutas nyo? Mga bulok na! Iyan ba ang ibibenta nyo sa amin? Sayang lang ang pera namin sa inyo. Nagkakamali po kayo. Sariwa po lahat yan. Biglang nagulat si Andy sa kanyang mga nakita. Halo, anong nangyari sa mga paninda namin? Aba, hindi namin alam. Tara na nga, huwag na tayong bumili dito. Niloloko lang nila tayo. Baka magkasakit pa tayo sa mga binibenta nila. Halikayo, dito na kayo bumili sa amin at tiyak sariwa at malilinis pa ang aming mga paninda. At dahil nga sa pangyayaring yon, ay di nagtagal, wala nang bumibili sa mga paninda nila Alfred at Anna. Wala silang magawa kundi lutuin na lamang at kainin ang mga natitirang gulay at prutas. Alfred, paano na yung gagawin natin ngayon? Tiyak sa mga susunod na araw ay wala na tayong kakainin. Huwag kang mag-alala. May mga natira pa naman tayo sa bukid. Sapat na iyon para muli nating maibenta. Puno ng pag-asa mag-asawa. Ngunit di nila alam na tuloy pa rin sa paggawa ng hindi maganda ang kanilang kapitbahay. Pagkagising nila, agad silang pumunta sa bukid upang mag-ani. Mahal, anong nangyari sa mga pananim natin? Bakit may mga nanira na mga pananim natin? Bakit kaya nila ito ginagawa? Paano na tayo? Malungkot na malungkot ang mag-asawa sa kanilang mga nakita at wala silang ibang magawa kundi tanggapin na lamang ang mga nangyari. Mga anak, pagkasyahin na lamang natin ito ha, huwag kayong mag-aaksaya ng pagkain at wala na tayong pambili. Susubukan kong mangutang sa ating kapitbahay bukas. Celia, Dino, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa iyo. O, bibili ka ba ng paninda namin? Hindi. Hihingi sana ako ng konting pabor. Baka pwedeng umutang muna sa inyo. Pagkain lamang namin. Tiyak sa susunod na linggo ay mababayaran din agad kita. Aba, hindi pwede yan. Umalis ka na nga at baka hindi ako makabenta sa iyo. Magtanim ka na lang at hintayin mo ang anim mo. Malungkot na umuwi si Alfred sa kanyang pamilya. Patawad, hindi ako pinagbigyan ng ating kapitbahay. Matutulog tayo na walang kakainin ngayong araw. Huwag kayong mag-alala, bukas gagawa ulit ako ng paraan. Agad natulog ang mag-anak at hindi nila napansin ang pagdating ng isang diwata. Alam niya kung paano naghihirap ang pamilyang ito at kung paano sila niloko ng kanilang kapitbahay. Nakakaawa naman kayo. Hindi tama ang ginagawa nila sa inyo. Paano ko kaya kayo matutulungan? Alam ko na.
Sa tatlong kumpas ng kanyang patpat ay biglang tumambad ang isang mahiwagang aparador. Ano man ang inyong hilingin, ito ay ipagkakaloob. Umaga na! Nagugutom na ako, kuya! Sana makagawa ng paraan si tatay at magkaroon tayo ng pagkain ngayong araw. Oo nga, gusto ko nang kumain. Gusto ko ng fried chicken at saka pansit, pati matamis na cake. Agad nagtawanan ang magkapatid. Inaaliw na lang nila ang gutom na nararamdaman nila. Ngunit bigla silang napatahimik na makitang lumiliwanag ang aparador. Ano to? Bakit may aparador dito? Tingnan mo nagliliwanag ito. Halika, buksan natin. Laking gulat ng dalawa nang makita ang masasarap na pagkain sa loob ng aparador. Wow, kuya! Ito yung mga hiniling natin kanina, Ang sasarap! May makakain na tayo mamaya! Ang galing! Oo nga! Napakahiwaga naman ang aparador na ito! Subukan ulit natin humiling! Sige, ako naman! Mahiwagang aparador, gusto ko ng aklat, yung tungkol sa kwentong pambata. Maya-maya, muling nagliwanag ang aparador. Pagbukas nila agad, tumambad sa kanila ang isang magandang aklat na pambata. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa kanilang mga nakita at agad itong ipinaalam sa kanilang magulang. Nanay, tatay, tingnan niyo po, may pagkain na tayo ngayong araw. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Saan niyo kinuha yan, anak? Sa mahiwagang aparador po. Ano? Mahiwagang aparador? Saan ang galing yun? Nanay, tatay, subukan niyo pong humiling at ito po ay ibibigay ng aparador. Sige nga, subukan natin. Mahiwagang aparador, gusto ko ng bagong sapatos. At agad nagliwanag ang aparador at tumambad sa kanila ang bagong sapatos. Totoo nga ang sinasabi nyo. Ang galing! Kung sino man ang nagbigay sa atin nito, sobrang salamat. Ngayon, di na tayo magugutom. Tama ka. Makakapagbenta na ulit tayo. At huwag nating aabusuhin ang mga bagay na tinutulong sa atin ng mahiwagang aparador. Nagkaroon ulit ng pag-asa ang pamilya ni Alfred at muling ipinagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa tulong ng mahiwagang aparador. Humiling sila ng 6 na ampalaya, 6 na atis, 6 na kalabasa at 6 na talong at 6 din na uri ng mga isda. Muling napuno ang kanilang tindahan ng mga sariwang prutas, gulay at isda. Lumapit din ang mga tao upang mamili sa kanila. Bukod sa sariwa, ay napakamura pa ng kanilang mga tinda. At muling nainggit at nagtaka ang kanilang kapitbahay. Hindi nila mawari kung saan galing ang kanilang paninda. Kaya naisipan nilang magmasid para malaman ang sikreto ng pamilyang ito. Ginabi na nga ang mag-anak sa pag-aasikaso ng kanilang hanap buhay. Kumita sila ng malaki, sapat at sobra-sobra pa. Maya-maya, biglang lumitaw ang magandang diwata. Sino ka? Ako ang diwata nagkaloob sa inyo ng mahiwagang aparador. Nais ko kayong matulungan upang muli kayong makapagpatuloy sa inyong pamumuhay. Maraming salamat, diwata! Ang laking tulong ng aparador sa amin at ayaw namin itong abusuhin. Sapat at sobra-sobra pa ang kinikita namin ngayong araw. Ito na lang ang ipapamili namin ng iba pang paninda. Ganun ba? Natutuwa ako at natutulungan kayo ng mahiwagang aparador at hindi ninyo inaabuso ang tulong na binibigay nito sa inyo. Iiwanan ko muna ang mahiwagang aparador sa inyo. Tawagin nyo na lamang ako kung nais nyo na itong ibalik. Salamat, diwata! Sige, aalis na ako. Pag-alis ng diwata, ay agad din namangha ang kapitbahay nila Alfred na tunghayan nila kung ano ang sikreto nila. Iyan pala ang tinatago nila. Alam ko na!
Mamaya kapag mahimbing na silang natutulog, nakawin natin ito sa kanila. Pagkagising ng mag-anak, agad silang nagtaka dahil nawawala ang kanilang mahiwagang aparador. Hinanap nila ito sa buong bahay, ngunit hindi nila ito nakita. Siguro tama na yung tulong na binibigay sa atin ng mahiwagang aparador. Ngayon may sapat na tayong pera upang ipagpatuloy ang ating hanap buhay. Kapag muling bumalik ang diwata, humingi na lamang tayo ng pasensya dahil nawala ang aparador. Nagpatuloy na nga ang pamilya sa kanilang mga gawain, tulong-tulong at nagkakaisa sila para magkaroon sila ng maayos na buhay. Sa kabilang dako ay agad humiling si Celia at Dino ng mga prutas, gulay at isda sa aparador. Ngunit puro sira, lanta, mabaho at hindi na sariwa ang mga binigay ng aparador. Bakit ganito ang aparador na to? Bakit bulok ang mga binigay mo sa amin? Wala ka naman palang pakinabang. Mas maganda siguro kung sirain na lang kaya kita para hindi ka na magamit ang iba. Agad kumuha ng palakol si Dino. Sisirain niya na sana ito nang biglang lumitaw ang diwata. Anong ginagawa niyo? Sino ang nagsabi na maaari niyong sirain ang mahiwagang aparador ko? Mga sakim, ganid sa pera, gumagawa kayo ng di maganda sa inyong kapwa. At dahil sa inyong mga ginawa, simula ngayon ay paghihirapan niyo na sa pagtatrabaho ang lahat ng kakainin niyo. Pagpapaguran niyo bawat aanihin niyo. Simula noon, naging maunlad na ang pamilya nila Alfred at Anna. Nagbunga na lahat ng hirap at pagsusumikap ng mag-asawa, sa tulong na rin ng kanyang masisipag na anak. Samantalang patuloy pa rin sa pagtatrabaho at pagbubungkal ng lupa ang mag-asawang Celia at Dino. Upang may makain sila sa araw-araw, pinagsisisihan na nila ang lahat ng kasalanan na nagawa nila at muling nagsumikap upang makaahon sa buhay. Laking pasasalamat nila sa mga bagay na tinulong ng mahiwagang aparador at leksyon naman para sa mga taong mapang-abuso. Wakas!